sa pagsikat ng araw, bagong basura na naman. Halina't samahan niyo kami upang tuklasin ang buhay ng isang mangangahi. Umaga pa lang, naglakbay na ang aming team patungo sa natawag nilang dump site. Di pa naman kami nakaabot, basura na ang bumalagta sa amin. Malabundok na basura ang dinaanan ng aming team. Ito lamang ang isa sa mga lugar patungo sa mga kabahayan ng Inayawan. Nakakasulasok na amoy ng basura ang bumungad sa amin. At mga batang nangunguha ng basura na walang tsinelas, mga bahay na pinagtugpi-tugping yero. Ito ang pangambang maraming delikadong bagay ay narito. Ito ay may malaking epekto sa kalusugan, lalo na sa mga bata at matatanda. Patungo pa lang sa mga kabahayan, mahirap na. Makitid ang lugar na aming dinanan upang makalabas lamang patungo sa mga kabahayan at sinatatawag nilang landfill o tambakan. Host, Marisol, yung pra, nag-pupil sa Inayawan White Road. Ako na ako yung mga anak na nag-school na pero naminyo magsayo. Inyo na. Kailangan akong kamagwangan na sa probinsya, na sa kumama nagpuyupin kami. Ako nga po. Ako, kung anak kong edad, 42 years old. Nga dayon, akong panginaaw, nagpuyupin dire. Dugay ng mga almost 10 years na. Anang akong panginapuhin, mga higla. Din ako mag-sideline sa paglaba. Paglaba ko, para rin na yung kapal. Ambang sad ko sa paggastos, basta balik. Ang kita sa imong bana atin sa kanang pangahiba sa taga-aslaw mga kuno. Yung kamay radyo na mong kita anak kay ano, kuan man, magdepende man sa timbang man, timbangon man ang kuha, anak, timbangon. Bila man taga-timbang te? Depende, di magkapares na 100, na 150. Kagani kayong basura, dili na ino siya. Kung samay ka ng mga kasagaran nga, mga kanang sakit ngayon yung mga kanang nabati, dili na ikaw sa pamilya, dili sa dili sa mga butcher, dilanat, anak ba, dahil kasagaran, magsakit yun ang diyan. Yung ano, mga bata, dili, ultamisan, mga hindi nga mga leftover nga, pagkaon doon, mga nilabay. Muna, pamunito na sa mga bata, muna, amisan, mamunit, muna, mga aon, kasagaran ng mga libatik, dili, ang Inayawan ay isa lamang sa mga barangay ng Cebu City na may populasyon na 30,707 ayon sa 2015 census. Pasira na dayon ni DENR Secretary Gina Lopez ang Inayawan sa Cebu City. Human kini makahibaw nga ang mga basura sa landfill miabot na sa dagat. Pati ni mo ate katong pag October 2015 nga ipasira ning landfill. Nag-all jud mi ato bahin ato ba kay ngano asan man paginabuhian diri isip mga yung ko dili sa Inayaw, dili sa campsite. Naanan na dyan may nga pamasura na gina nga mong kuan dyan sa paginabuhi. Batan ng mga tao dili ko, halos naman dyan yung masura na maura. Pero nag-all may ato, pero nagkuan nun to sila nga, ibalhin lang dili ang tao. Isa lamang si Nanay Marisol sa libo-libong tao ang naninirahan sa Inayawan na ang buhay ay simple at payapa. Madugiman at delikado ang marangan naman ito at walang inaapaw kang tao. Sa Inayawan para dili sa iyo kay magpuyo ang mga batanon na naon tay malingawan ang mga bata ika nang kuan ba na kay livelihood dili lang ito ano di ka naman ay mga sports nga angay nga malingaw ang mga bata ba dili lang kay puro na lang gud ang tanyan ang makuan ang dili kay makakwarta na sila ba mga hig naman makapangwarta na sila ano na sa internet ba do wala na gid na sila mga tao ba nga kanang ubos ra kayo ang batan-aw sa among mga pangita diri nga isip na masulay ra ako mihang yun ninyo nga dili angay ninyo mi nga ubos ang inyong pagtan-aw na mo kay ngano limpyo ni ang among panginabuhi o kinasingkasing ni namo nga ang akong payag na astunga sa pasakay ang akong mata, wala siya'y kasangitan. Nakitanti ka, naligo sa baybayo.
walay sukod ang imong pagkagwapahon. Oy, Inayawan, Inayawan, ang imong pagkagwapahon. Oy, Inayawan, Inayawan.